Kambi light. Yes. Okay. Brake light. Okay. Okay mga par, titingnan muna natin yung fuses para sigurado. So yung fuse ng taillight nasa pangalawa, 10 amperes siya. So far natesting ko siya by gamit ang ohmmeter. Wala namang putol, so hindi siya busted. So pangalawa ang 10 amperes na taillight, okay? So ang kailangan nating i-ano na tools ay 10 mm na socket. Isang extension at saka isang ratchet na maliit para pangbukas sa tail light natin. So luluwagan natin yung sa baba tapos yung sa taas naman. Din ang pagtanggal ng tail light na to ay slide up mo lang para hindi masira ang fastener. Standby light. Meron? Standby light, meron? Oh, meron. Na. Brake light. Okay. Wala. So, datesting na natin yung bulb na talagang yung one side niya sa brake side filament ay pundido. So, ang bulb na to ay rated 12 volts, 5 watts. Usually, ang material ng filament ng bulb na to ay tungsten. So, huwag kayong malilito. Dalawa ang filament na to. Mas malakas ang ilaw ng filament ng brake light kaysa tail light. Sana nakakuha po kayo ng idea. Salamat. So, I switch on the tail light standby. Ayan po, mahina yung ilaw niya. Then, ayun, mas malakas ang brake light. So, pinalitan ko na rin ng fastener. Dalawang piraso. Ayan. Para mas solid yung paghawak ng tail light holder. Again, ang pagkabit ng tail light holder, pa-slide para baba. At saka, ayun, papasok ko na yung mga bolts. And gagamit tayo ng 10 mm pa rin na socket ratchet.